Hey guys! Good evening! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Kamusta po kayo mga ka-OG? Merry Christmas and Happy New Year advance po sa inyo ka-OG. So eto nga, pasensya na't ngayon lang po ulit ako nakapag-update. So kahapon, since Pasko naman, hinayaan ko muna no, na makasama ko po ang pamilya ko ng Christmas. So bawi tayo ngayon na ka-OG at eto nga mainit nating update para po sa gabing ito na kung saan nakakatuwa, nakakataba ng puso at the same time nakakaiyak na pakinggan ka-OG ang banda po sa Pasig, Collegiate Records, na kung saan kinanta nga po nila at tinugtog po nila ang theme song ng Eat Bulaga. So isa lamang pong ibig sabihin yan, talagang isinisigaw ng buong bansa na TVJ is Eat Bulaga. And hindi ko alam, hindi ko maintindihan, talagang sobra pong nakakaiyak pakinggan ka-OG, kasi we all know na TVJ is Eat Bulaga. Siguro dahil na rin sa pinagdadaanan ngayon ka-OG ng EB ng TVJ para po mabawi ang titulo. And then eto, maririnig natin nakaisa po ang mga Pilipino na kampihan at samahan ang TVJ sa kanila pong laban para sa titulong Eat Bulaga. Sana nga ay makiramdam na po ang iba dyan, makiramdam na ang pulso ng mga Pilipino, ng karamihan, ng majority of Filipinos ay nasa TVJ ang panig. Naniniwala na TVJ is Eat Bulaga, at hindi yan Eat Bulaga kung hindi yan TVJ and Legit Tarikas. So sana nga no, maisipan na po nila na magpalit ng pangalan. Hindi lang temporary kung sakaling lumabas po ang injunction, writ of preliminary injunction, but talagang tuluyang iwan at ibigay na sa TVJ ang titulong Eat Bulaga. So sa New Year, yan ang ating kaisa tayo. Kasama at kagaya ni Henyo Master, yan ang hiling na sana mauntog naman po itong kabila at maisipan na ibalik na lang pa ang titulong Eat Bulaga para tahimik na, para maayos na, para tapos na ang laban. Huwag na po nilang intayin na mabugbog po sila sa katotohanan, sa sampal ng katotohanan ka-OG. Anyway, kung hindi man po makinig ano, sa boses ng taong bayan ang tape, okay lang ka-OG, dahil ang importante naman ay sa IPO, panalo na po si Joey De Leon, and mukhang hindi na po nila ito magagalaw pa. Kumbaga ay si Joey na talaga ang nagmamayari ng titulong Eat Bulaga sa IPO, kasi inapila na po yan ng tape, pero ang balita nga natin ay binasura lamang din po ito. At the same time, mukhang marami po tayong aabangan sa New Year, Collegiate Arbical. So sino po ang mga excited dyan sa mga pasabog na nagaantay sa atin pong lahat pagdating po ng 2024? So ngayon pa nga lang po, hindi pa natatapos ang taon na ka-OG, ay ang dami na pong good news tayo nababalitaan. Meron na rin pong pasabog ang TVJ bago matapos po ang taon. So what if pa po kaya kapag lumabas na ang writ of preliminary injunction, tapos ang resulta ay pabor sa atin pong lahat, sa lahat ng Legit Arbicals and lalong higit sa TVJ. O diba? For sure po niyan ay hindi po papayag ang TVJ na walang formal and bonggang celebration ang homecoming ng Eat Bulaga. Siyempre, ang bagong logo, kanta, diba ka-OG? Sana nga may pa-mini concert pa. Samantala, sabi ni Dark Emperor, okay naman yung show nila, yung title lang ang hindi. Wala kasi silang sariling identity. Kilala na ang tao kung sino ang Eat Bulaga. Nakaukit na sa historya na kung sino yung kilala nilang Eat Bulaga. Well, kung Eat Bulaga po ang nakatag sa kanilang programa, hindi po okay sa akin yung show nila. Pero kung iba nga ang title nila,
baka nga, di ba, matanggap pa and maging okay yung programa po nila. Kasi at least hindi po nakadikit sa Itbulaga ang kanilang mga segments. So, kung mukha man yung peryahan, wala tayong pake, basta hindi Itbulaga ang kanila pong title. So, kahit ano po mong paggagawin nila dyan, magtinambling-tambling sila, wala tayong pake, basta hindi po Itbulaga na ang kanilang title. Kasi sabi ko nga, lagi ko naman sinasabi, halos araw-araw na nga ka-Ochi, na kung may tiwala talaga sila sa mga nakuha nilang mga host, di ba pinagmamalaki nila si Yorme, Buboy, Paolo, pinagmamalaki nila yan. So, kung may tiwala po talaga sila dito, bakit hindi nila ba pagkatiwalaan na kayang-kayang buhati ng mga bagong host ang kanilang programa, kung sakasakali napalitan nila ang kanilang title. Kasi kung may tiwala po sila, babaguhin na nila ang pangalan na yan. And then, kanila pong sama-samang pagsisikatin, pero hindi ka-Ochi. Talagang kumakapit pa rin po sila sa success, sa history, sa lakas, ka-Ochi, ng Itbulaga. Sabi nga, ay mukhang nagpaparami lang ng followers. Kaya ayaw pong bitawan ng Itbulaga. Samantala, sabi naman dito ni Ariel Hermoso, ang approved registration lang ang kinikilala ng kabila. Kahit ano pa sabihin, basta walang approved application certification, makikipagmatigasan talaga ang mga yan. So, ayun nga itong kabila. Kumbaga yung word and announcement na rin ng IPO na kung saan ay kinancel nila. Ang trademark ng Tape Inc. ay mukhang hindi kinikilala nila Attorney Maggie at ng mga halosos. Eh, di ba sa IPO po yun ang galing. So, ang kinikilala nila yung papel na ibibigay kay Hen yung Master Joey De Leon na Certification of Approval po ata ang tawag doon. Basta isang patunay na inire-reward na kay Joey De Leon ang titulong Itbulaga. Hanggat wala daw po nun, makikipagmatigasan talaga ang Tape Inc. Meaning, kung salita lang from IPO, announcement lang, email lang from IPO, hindi nila kikilalanin. Ganun po ba yun, Sir Ariel Hermoso? And tangi yung application, certification lang ang makakapagpahinto sa Tape Inc. sa paggamit ng titulong Itbulaga. Or should I say, pagtanggap ng katotohanan na game over na sila. Samantala, sabi naman dito ni Nida Dallas, wait na lang tayo na maibigay na kay Boss Joey ang copy at idemanda ang Tape Inc. pag gamitin pa rin sila. So, yun nga po ating magagawa ka OG dito, intayin. So, kung January 2024 until March, ka OG ito ilabas, at least, di ba, kapag lumabas po yan at patuloy na gamitin ng Tape Inc., talagang madedemanda po. At idedemanda for sure yan na Henyo Master Joey De Leon. Kasi, teka, mayroon na siyang gamit-gamit or mayroon na siyang pinanghahawakan na registration, approval, na kung saan, for entertainment po man din. Tapos kung sabihin man ng Tape Inc. na valid pa ang kanilang registration, for merchandise to. So, malaki ang laban na Henyo Master Joey. Samantala, sabi naman ni Venus Sanity, Sir Joey leaks his pro. Yung tape, walang ma-leak. Kasi alam nila sa sarili nila na hindi sila ang may likha. Kahit kailan, ang magnanakaw ay hindi kayang patunayan ang pagmamay-ari niya sa kanyang ni Nakaw. So, ayun nga ka-OG. So, kung speaking of mga patunay lang naman, kung paano nabuo, anong ambaga sa Itbulaga, maliban sa pagiging host ng programa, sisiw na lamang po yan sa TVJ dahil sila naman talaga ang gumawa. So, kayang-kaya nilang patunayan kung paano ginawa or kahit anong oras nila ginawa yon ka-OG. At yung ambag po nila, like itong si Joey De Leon, bukod sa siya ang nakaisip ng titulo, ay siya pa ang nakatumulong sa pag-create ng logo ng Itbulaga, si Boss Joey
paman din kapag po yan eh nagkuwento, talagang super detalyado talaga yan. And si Bossing Vic Soto naman, ka-Ochi, ay alam naman po ng lahat ang parte niya dito sa theme song, original theme song ng It Bulaga. Samantala, kung alam po natin lahat ang ambag ni Bossing Vic Soto dito sa It Bulaga, ka-Ochi, ay meron naman po itong si Joey De Leon na mga bagay pa na hindi po natin alam na binubulaga po tayo. So, yun ang katakutan na nung kabila, ka-Ochi. Marami pa talagang bala itong si Henyo Master Joey De Leon na maaari po talagang makapagpabulagta dito sa kabila. Ito nga pong tungkol sa logo, wala po tayong kaalam-alam eh. Pero binulaga tayo ni Henyo Master, meaning marami pa siyang hindi sinasabi. And maaaring maging patunay and malakas na dagdag ebidensya ka-Ochi para patunayan na sila ang tunay na It Bulaga. Diba ka-Ochi? Kayo po ba? Anong inyong say patungkol dito? Pa-comment lang sa baba. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.